Maya Payoras, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng napapanahong impormasyon at maiinit na balita para sa ating mga headlines. Clark Development Corporations, Kapitolyo at PPO sama-samang nagpatupad ng proyekto upang masiguro ang supply ng pagkain ng mga kapampangan sa gitna ng pandemya. 2 punong barangay, 16 na iba pa arestado sa ilegal na sabong sa bayan ng Lubao. Pampanga nagpasa ng ordinansa kontra kababayaan ng magulang sa kanilang mga anak sa gitna ng community quarantine. Candaba Mayor Rene Maglangge gumaling na pagkatapos magpositibo sa COVID-19. Mayor Chris Garbo inilatag ang kanyang mga plano sa gitna ng crisis sa kanyang State of the City address. Sa detalye ng ating mga balita, nagsama-sama ang pamahalaang panlalawigan, Clark Development Corporation at ang mga kapulisan upang ipatupad ang isang proyektong tutugon sa pangangailangan sa pagkain. Kailangan kasing masiguro ang food security sa gitna ng pandemya. Luis Rutao, ibalita mo! Binuo kamakailan ng Clark Development Corporation, katulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, Provincial Environment and Natural Resources Office at Pampanga Provincial Police Office, ang Kaligtasan Food Security Project. Isang proyekto na naglalayong maprotektahan at masigurong sapat at epesyente ang supply ng pagkain sa Pampanga sa gitna ng pandemyang tulot ng COVID-19. Dumalo sa ginanap na MOA signing ang mga opisyales mula sa Kapitolyo, CDC, PENRO at PPO. We are very happy to partner with PNP and DNI and the province of Pampanga for this undertaking. We have to work together to make it very successful. Layon ng programa na tumugon sa Balik Probinsya, Balik Pag-asa Program ng gobyerno. Sa ilalim ng proyekto, isang community food garden ang itatayo sa 1.5 hektar na lupa sa Mount Arayat National Park. Ito ay magsisilbing bukal ng pagkain gulay para sa mga kapampangan tulad ng patatas, kamatis, okra, talong, sili at iba pa. Nagpasalamat naman si Board Member Cherry Manalo sa walang sawang pagsuporta ng CDC sa Kapitolyo. We're very thankful po sa lahat ng suporta at ito ay ang kapampangan po kung makikinabang dito. Ang Kapitolyo, katulong ang PPO, ay magtutulungan para sa land surveying, mapping, monitoring, maintenance at mobilization ng proyekto. Rest assured po na yung aming mga kapulisan po kasama yung aming mga kaligtasan volunteers will do its share to cultivate and protect kung ano man po itong aming mga isishare sa inyo. Samantala, nangako rin ang CDC na tutulong ito sa paghahanda ng lupa, pagtatanim at pagbubuo ng isang water impounding system sa lugar. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. 2 kapitan sa bayan ng Lubao at 16 na iba pa arestado dahil sa pag-isagawa ng ilegal na sabong. Narito ang balita. Arestado ang 2 punong barangay at 16 pang individual noong araw ng Linggo, 26 ng Hulyo, dahil sa ilegal na pagsasabong at paglabag sa quarantine rules sa barangay Santa Teresa First, bayan ng Lubao, Pampanga. Kinilala ni Pulisa Lieutenant Colonel Michael John Riego, hepe ng kapulisan, ang mga arestadong punong barangay na sina Elmer Malit ng barangay Santa Teresa First, Benjamin Makaspak ng San Antonio, kasamang naaresto sina Restituto Manalansan, Dante Tayag, Abelardo Di Marugot Manatiga, Alan Diwa Santos, Alex Diwa Santos, William Diwa Santos, Justin Pangan Reyes, Pascual Sarmiento Manuyag, Dalmacio Manalansan Kabiling, Darwin Calma de la Cruz, Jesus Makaspak Cruz, Alsan Lugto Montemayor at Marvic Reyes David, bawang mga nasa hustong taong gulang. Nakatakas naman ang 4 pang nakilalang individual na sina Marlon Basi, Romel Lumibaw, Roberto Sarmiento at Venzer Bagang, naninirahan sa Barangay Santa Maria ng naturang bayan. Inihayag ni Riego na ang mga suspect ay hinuli matapos na sila ay maaktuhang naglalaro ng sabong sa naturang barangay. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mga ebidensya tulad ng 4 na manok na panabong, 4 pang patay na panabong, ilang piraso ng tare at pusta nagkakahalaga ng 1,660 piso. Agad namang dinala ang mga suspect at mga nakumpiskang piraso ng ebidensya sa himpilan ng pulisya sa Lubao para sa dokumentasyon at pagsampah ng karampatang kaso. Sa isang pahayag ni Lubao Mayor Esmeralda G. Pineda,
Marapat lamang anyang harapin ang mga suspect ang magiging resulta ng kanilang mga pinaggagawa. Dagdag pa ng alkalde na ang pamahalang bayan ng Lubao ay hindi makikialam sa paglalapat ng katarungan kahit ang ilan sa mga arestado ay mga barangay officials. Sinabi pa ni Mayor Pineda na kung mapatutunay ang guilty ang bawat isang suspect ay kailangan umanong maparusahan sila batay sa mga umiiral na batas anuman ang kanilang estado sa buhay. Gusto anya nila itong magsilbing halimbawa sa iba pang mga nagpapatuloy sa paglabag sa batas. Nagpasa ng ordinansa ang sangguniang panlalawigan kontra kapabayaan ng mga magulang. Marami kasi sa mga menor de edad at mga kabataan ang lumalabag sa health protocol sa gitna ng community quarantine. Hasmin Aso, ibalita mo! Nagpasa ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga ng isang ordinansang layong protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga menor de edad na bata sa parusa ng banta. Ang wastong aring sumailalim sa pangangalaga ng isang negatibo ang mga empleyado sa munisipyo. Ibalita mo, Luis Ruta! Magaling na mula sa COVID-19 virus, si Candaba Mayor Rene Maglangke pagkatapos mag-quarantine na humigit sa isang linggo. Formal na pinayag ni Mayor Maglangke sa publiko sa pamamagitan ng kanyang official Facebook account na magaling na ito nang magnegatibo sa kanyang swab test noong Sabado at ikatlong swab test Martes ng hapon. Matatandaan na nagpositibo ang alkalde sa nasabing sakit pagkatapos makaramdam ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng lagnat, pag-ubo at pagtatae. Maayos na po ang aking pakiramdam at lumabas ang resulta noong Sabado ng hapon na ako ay naging positive. Itinanghal na acting mayor si Vice Mayor Michael Sago upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga Candabenyo habang nagpapagaling ang alkalde ng bayan. Ngayong araw po ito ay nag-leave ako hanggang katapusan ng buwan at uupo si Vice Mayor Michael B. Sagong bilang acting mayor na hinihingi ko po ang suporta na mataas ang tiwala natin kayang gampanan ang posisyong iniatas ko sa kanya. Samantala, kabilang rin sa mga nagnegatibo sa COVID-19 ang iba pang mga opisyalis na nagkaroon ng close contact sa alkalde. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang alkalde upang makabalik at muling manalbihan sa kanyang mga kababayan. Piling rin ni Mayor Maglangke ang patuloy na suporta at dasal ng kanyang mga kababayan sa patuloy na laban ng probinsya sa COVID-19. Para sa Balita Pampanga, Luis Ruta. Sa pagkakataong ito ay ating makakapanayam si Candaba Mayor Rene Maglangke. Mayor, kumusta na po ang estado ng inyong kalusugan? Sa ngayon po, cleared na ako. Sinabi ng mga doktor na gumaling na. Nakakuha na po ako ng dalawang negative. Noong Biyernes at noong Lunes, nagpa-swab test ako sa Green City at lumabas po pareho yung resulta na negative. Kaya pwede na daw akong lumabas ng bahay dahil hindi na nakakahawa at pwede nang bumalik sa trabaho. Noong malaman nyo na kayo ay nagpositibo, kumusta po ang ginawa ninyong quarantine at ano dumadaan po sa isipan ninyo? Nung lang po maramdaman kong may symptoms na ako ng COVID, kaagad nag-quarantine ako sa isang kwarto na kahit yung asawa ko, mga anak ko, kasambahay ay talagang pinalalayo ko sa akin bago ako na swab test. So parang nararamdaman ko dahil hindi ordinaryong lagnat yung nararamdaman ko yun, bigla akong nahihilo. Wala akong ganang kumain at nage-LBM ako bukod sa nilalagnat at inuubo. Kaya kahit na nasa Quezon City ako mag-isa ang nag-drive papunta ng San Fernando para magpa-swab test noong mga nakaraang Huwebes, Linggo. Kaya nung lumabas po yung resulta, bigla akong namangha at tina-check ko pa yung spelling ng apelido ko at yung address ko. Ako talaga yung itinawag na positive ng hospital. Nakakabigla po na mismo na punong bayan ay wala pa lang pinipili ang COVID-19 na tatamaan. Okay, habang kayo po ay nasa quarantine, ano ho, kumusta naman po ang munisipyo? Business as usual po ba? Business as usual po, kaagad nung matanggap ko yung positive ako sa COVID-19, si Vice Mayor Michael B. ay inatasan po natin na maging acting mayor
para ang flow ng dokumento at ang pagseserbisyo dito sa bayan ko ay hindi mahantala. Habang naka-quarantine ako at nakakulong dito, umuwi ako sa Candaba at pinadadalhan na lang kung anong pangangailangan ng mga tao ko, ang driver ko at isang security, na lahat po ng mga kasama ko sa pamilya ay pinalayo ko sa akin at wala akong isang stop na pinapupunta. Ngayon pong nakuha ninyo yung pangalawang resulta na kayo po ay negatibo sa COVID-19. Ano pong mga plano ninyo para ipaigtingin natin ang ating laban kontra COVID-19? Agad, napasigaw ko. Thanks God. Alam mo, sa experience pala ng isang nararamdaman mong may posibleng mamatay ka, sa tigas ng ulo ko, kumisan hindi ako nagbabasa ng Biblia, matututo ka palang magdasal. Kahit nasa logo ng CR, kahit konti lang yung dasal, nasasabi ko, yun pala yung unang tatakbo mo sa panahon na gano'n ang nararamdaman mo. Kaya nung malaman ko kaagad na itinawag sa akin ng municipal health officer ko, natanggap nila yung email ng ospital na negative na ako, kaagad nagpasalamat ako sa Panginoon. At inisip ko na siguro ako yung napiling tamaan na lang dito sa bayan natin dahil alam nang nasa taas na kaya kong lampasan at kaya kong labanan yung COVID-19 dahil kaagad lahat ng guidelines ng Department of Health para sa isang tinamaan ng COVID-19 ay ginawa ko yung mag-isolate ako, harapin at kausapin na kahit sino para wala akong mahawa. Okay, Mayor, ano magiging mga pagbabago sa gagawin nating implementasyon ng ating kampanya kontra COVID-19? Unang-una po sa aking sarili, siguro magdo-double ingat ako. Hindi na ako matigas ang ulo. Kahit saan ako pumunta, paglabas ng bahay, mag-face mask na ako at pabili pa ako ng face shield at sundin lahat yung mga sinasabi ng Department of Health na guidelines para makaiwas sa COVID. Yun siguro ang una-una na kaya mag-Department Health meeting ako pagbalik ko para magkaroon ng strict implementation dito sa bayan ng Candaba na makaiwas lahat ang ating mga mamamayan. Ang pinaka-importante ay yung kahit nasaan ka, basta wala ka na sa bahay, naka-face mask ka. At kapag may oras ka, maghugas ka ng kamay, at pinaka-importante ay yung pag may nakaharap ka ng tao, yung social distancing na minimum 1 meter ma-maintain mo para makaiwas ka na, mahawa kung sino man yung may nararamdaman ng COVID-19. Mayor, ang ating provincial government ay nagpasa ng isang ordinansa kontra kapabayaan ng mga magulang doon sa mga anak nilang menor de edad. Ang magulang ang ibubulong at o magmumulta. Ano masasabi niyo, ano gagawin ninyo dito sa ordinansa ito sa inyong bayan? Nung pong matanggap natin yan, ay in-implement natin yung ordinansa niyan. Pero ang nagiging problema natin sa implementasyon, alam niyo naman, panahon ng COVID ngayon, hindi natin pwedeng papagmultahin ang mga kababayan natin. Dito sa Candaba, ang ginagawa natin, pinapag-garden namin ng headpin natin para matuto sila na kahit anuman lang doon sa bakuran nila ay may maitanin sila para makaiwas din tayo sa maraming daing nila na wala ng pera, kukulong pa natin at nahihirapan na sila maghanap buhay. At pinapakiusapan ko na lang yung mga nanunukulan na kausapin ang kanilang sinasakupan na huwag lang matigas ang ulo at pinapaikot natin ang ating mga kapulisan na kung sino man ang kanilang makitang nagbabiolate sa mga ordinansa ng Kapitolyo at hindi sumusunod sa guidelines ng DOH at talagang pinapakuha natin at pinatutulungan natin ng lesson through community service. Mayor, nanonood ang mga Candabenyo, ano ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan? Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa kanila sa maraming text na ibinigay nila sa akin ng suporta sa mga dasal na ibinigay nila. Katulad nyo po, tinext nyo ako na ang mga kasama natin ay pinagdarasal ang mabilis na pagaling ko. At sa lahat po ng mga amo o kaparehan dito sa bayan ng Candaba at sa mga pastor na nagbigay ng suporta at dasal sa akin at nagpapasalamat ako lahat sa kanila na ito po ay nalampasan ko sa panalangin at sa suporta nila na pagbalik ko siguro makakakita sila ng isang nagbagong Mayor Rene Maglangke na unang-una palagi ko sinasabi na wala ng katigasan ng ulo na lahat ng mga guidelines ng DOH ay ako muna ako mismo ang magiging ehemplo na sundin ng aking mga kababayan at magkakaroon ng mahigpit na pag-ibig dahil ayoko nang makadanas sila nang nadanasan ko ng hirap
sa tatlong linggong nakakulong ako sa isang kwarto. Okay, Mayor, pahabol na tanong, tuloy po ba ang pasukan dyan sa Don Honorio Ventura State University Candaba Campus? Masaya po ako at kanina excited. Ang bilang ng mga enrollees natin ay nasa 320 na. At nagdagdag po ang DABSU ng isang kurso pa dahil nakita niya na maraming mga teachers na gustong kumuha ng masteral course, Master in Education. May willing na 20 na po nag-enroll kanina at ang usapan namin dito sa presidente ng DABSU, by September 1, magkakaroon po ng tuloy ang opening ng Don Honorio Ventura State University, Candaba Campus. Okay, maraming salamat, Mayor Rene Maglangke. Sana ituloy-tuloy ang pagaling ninyo at mapagsilbihan ninyo yung ating mga kapwa Candabeño. Maraming salamat po, Joel, at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras sa atin. Inilatag ni Mabalacat na City Mayor Chris Garbo sa kanyang State of the City address ang plano ng lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga hamon dala ng pandemya. Ibalita mo, Arloquier Motas. Inilatag na ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa kanyang State of the City address ang mga pagbabago sa siyudad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Punto por punto niyang inisa-isa ang 9 pillars of governance na batayan ng kanyang pamamahala sa siyudad. Inilatag din ng alkalde ang ilan sa kanyang mga plano para sa COVID-19 response ng siyudad. Matinding tatamaan ng pandemya ang sistema ng edukasyon, kaya naman upang makasabay sa online learning ang mga estudyante, plano ng city government na magtayo ng digital hub sa mga barangay. We will be installing clustered digital hubs in targeted barangays upang ang mga estudyante na walang wifi sa bahay ay magkaroon ng lugar gawin ang kanilang mga online homeworks or modules. Susuportahan din umano ng LGU ang mga online businesses at mga maliliit na negosyante. E sinusulong din daw sa siyudad ang pagtatanim sa bakuran upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Palakasan tayo po yung kakatamo pong entrepreneurship, Bangkanita po, makapamiyata mo pong ayuda karela. Kontrolado naman daw sa siyudad ang problema sa COVID-19. Higit umanong pinag-iigding ang pagpapatupad sa health protocols at binabantayan ang pagpasok ng mga hindi residente sa siyudad. I am calling for self-sufficiency. Namimigay ng free seedlings ang City Agriculture Office and we will expand and introduce food sufficiency programs. Para sa Balita Pampanga, Arloquier Motas. Napapanahong impormasyon, balancing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong tinututukan dito sa Balita Pampanga. Ako si Joel Mapiles, hanggang sa muli! Pampanga, magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng napapanahong impormasyon at maiinit na balita para sa ating mga headlines. Clark Development Corporations, Kapitolyo at PPO sama-samang nagpatupad ng proyekto upang masiguro ang supply ng pagkain ng mga kapampangan sa gitna ng pandemya. 2 punong barangay, 16 na iba pa arestado sa ilegal na sabong sa bayan ng Lubao. Pampanga nagpasa ng ordinansa kontra kababayaan ng magulang sa kanilang mga anak sa gitna ng community quarantine. Candaba Mayor Rene Maglangke gumaling na pagkatapos magpositibo sa COVID-19. Mayor Chris Garbo inilatag ang kanyang mga plano sa gitna ng krisis sa kanyang State of the City address. Sa detalye ng ating mga balita, nagsama-sama ang pamahalaang panlalawigan, Clark Development Corporation at ang mga kapulisan upang ipatupad ang isang proyektong tutugon sa pangangailangan sa pagkain. Kailangan kasing masiguro ang food security sa gitna ng pandemya. Luis Rutaw, ibalita mo!
Binuo kamakailan ng Clark Development Corporation, katulong ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, Provincial Environment and Natural Resources Office, at Pampanga Provincial Police Office, ang Kaligtasan Food Security Project. Isang proyekto na naglalayong maprotektahan at masigurong sapat at efisyente ang supply ng pagkain sa Pampanga sa gitna ng pandemyang tulot ng COVID-19. Dumalo sa ginanap na MOA signing ang mga opisyales mula sa Kapitolyo, CDC, PENRO at PPO. We are very happy to partner with PNP and DNI and the province of Pampanga for this undertaking. We have to work together to make it very successful. Layon ng programa na tumugon sa Balik Probinsya, Balik Pag-asa Program ng Gobyerno. Sa ilalim ng proyekto, isang community food garden ang itatayo sa 1.5 hectare na lupa sa Mount Arayat National Park. Ito ay magsisilbing bukal ng pagkain gulay para sa mga kapampangan tulad ng patatas, kamatis, okra, talong, sili at iba pa. Nagpasalamat naman si Board Member Cherry Manalo sa walang sawang pag-suporta ng CDC sa Kapitolyo. We're very thankful po sa lahat ng suporta at ito ay ang kapampangan po kung makikinabang dito. Ang Kapitolyo, katulong ang PPO, ay magtutulungan para sa land surveying, mapping, monitoring, maintenance at mobilization ng proyekto. Rest assured po na yung aming mga kapulisan po kasama yung aming mga kaligtasan volunteers will do its share to cultivate and protect kung ano man po itong aming mga isi-share sa inyo. Samantala, nangako rin ang CDC na tutulong ito sa paghahanda ng lupa, pagtatanim at pagbubuo ng isang water impounding system sa lugar. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Dalawang kapitan sa bayan ng Lubao at 16 na iba pa arestado dahil sa pag-isagawa ng ilegal na sabong. Narito ang balita. Arestado ang dalawang punong barangay at 16 pang individual noong araw ng Linggo, 26 ng Hulyo, dahil sa ilegal na pagsasabong at paglabag sa quarantine rules sa barangay Santa Teresa First, bayan ng Lubao, Pampanga. Kinilala ni Pulisa Lieutenant Colonel Michael John Riego, hepe ng kapulisan, ang mga arestadong punong barangay na sina Elmer Malit ng barangay Santa Teresa First, Benjamin Makaspak ng San Antonio, kasamang naaresto sina Restituto Manalansan, Dante Tayag, Abelardo Di Marugot Manatiga, Alan Diwa Santos, Alex Diwa Santos, William Diwa Santos, Justin Pangan Reyes, Pascual Sarmiento Manuya, Dalmacio Manalansan Kabiling, Darwin Calma de la Cruz, Jesus Makaspak Cruz, Alsan Lugto Montemayor at Marvic Reyes David, pawang mga nasa hustong taong gulang. Nakatakas naman ang apat pang nakilalang individual na sina Marlon Basi, Romel Lumibao, Roberto Sarmiento at Venzer Bagang, naninirahan sa Barangay Santa Maria ng naturang bayan. Inihayag ni Riego na ang mga suspect ay hinuli matapos na sila ay maaktuhang naglalaro ng sabong sa naturang barangay. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mga ebidensya tulad ng apat na manok na panabong, apat pang patay na panabong, ilang piraso ng tari at pusta nagkakahalaga ng 1,660 piso. Agad namang dinala ang mga suspect at mga nakumpiskang piraso ng ebidensya sa himpilan ng pulisya sa Lubao para sa dokumentasyon at pagsampah ng karampatang kaso. Sa isang pahayag ni Lubao Mayor Esmeralda G. Pineda, marapat lamang anyang harapin ang mga suspect ang magiging resulta ng kanilang mga pinaggagawa. Dagdag pa ng alkalde na ang pamahalang bayan ng Lubao ay hindi makikialam sa paglalapat ng katarungan kahit ang ilan sa mga arestado ay mga barangay officials. Sinabi pa ni Mayor Pineda na kung mapatutunayang guilty ang bawat isang suspect ay kailangan umanong maparusahan sila batay sa mga umiiral na batas, anuman ang kanilang estado sa buhay. Gusto anya nila itong magsilbing halimbawa sa iba pang mga nagpapatuloy sa paglabag sa batas. Nagpasa ng ordinansa ang sangguniang panlalawigan kontra kapabayaan ng mga magulang. Marami kasi sa mga menor de edad at mga kabataan ang lumalabag sa health protocol sa gitna ng community quarantine. Hasmin Aso, ibalita mo! Nagpasa ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga ng isang ordinansang layong protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga menor de edad na bata sa gitna ng COVID-19 State of Public Health Emergency and Calamity. Sa ilalim ng Ordinance No. 765, papatawan ng karampatang parusa ang sinumang magulang na mapapatunayan nagpapabaya sa kanilang responsibilidad bilang guardian o tagapag-alaga sa mga batang edad 18 pababa.
pagmumultahin mula 2,000 hanggang 5,000 piso at papatawan ng 3 hanggang 6 na buwang pagkakakulong, depende sa hatol ng korte ang mga mauhuling nagpapabaya. Paliwanag ni Governor Dennis Dalta Pineda, malaki ang papel na ginagampanan ng mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak kontra sa pagkalat ng sakit na coronavirus. Anya, nararapat lamang nabantayan at siguraduhin ng mga magulang na sumusunod ang kanilang mga anak sa health and safety protocols na ipinatutupad sa buong probinsya. Gaya na lamang ng wastong pagsusuot ng face mask, social distancing, pagsunod sa curfew hours, mass gathering, at maging ang wastong pagtatakip sa ilong at bibig sa tuwing uubo at babahing sa mga pampublikong lugar. Huwag niyo pong pabayaan na abutan ng mga opisyalis natin ng barangay, ng municipal, or ng provincial, or mga PNP ang mga anak ninyo. Kukunin po nila yan, dadalhin nila sa pinakamalapit na barangay hall or police station, but we'll file a case against you pag pinabayaan nyo po yung mga anak ninyo. Base sa ordinansa, ang mga batang walang gabay at mauhuling hindi sumusunod sa mga naturang health and safety protocols ay maaaring sumailalim sa pangangalaga ng isang non-governmental or religious organization, official mula sa barangay o miyembro ng Barangay Council for the Protection of Children, o sa isang local social welfare and development officer upang mabigyan ng tamang paggabay na naaayon pa rin sa batas. Para sa Balita Pampanga, Jasmine David Hasso. Negatibo na sa COVID-19 si Candaba Mayor Rene Maglangke pagkatapos ng ikatlong PCR swab test. Kasama niyang nagnegatibo ang mga empleyado sa munisipyo. Ibalita mo, Luis Ruta. Magaling na mula sa COVID-19 virus si Candaba Mayor Rene Maglangke pagkatapos ma-quarantine na humigit sa 1 linggo. Formal na pinayag ni Mayor Maglangke sa publiko sa pamamagitan ng kanyang official Facebook account na magaling na ito nang magnegatibo sa kanyang swab test noong Sabado at ikatlong swab test Martes ng hapon. Matatandaan na nagpositibo ang alkalde sa nasabing sakit pagkatapos makaramdam ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng lagnat, pag-ubo at pagtatae. Maayos na po ang aking pakiramdam at lumabas ang resulta noong Sabado ng hapon na ako ay naging positive. Itinanghal na acting mayor si Vice Mayor Michael Sago upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga Candabenyo habang nagpapagaling ang alkalde ng bayan. Ngayong araw po ito ay nag-leave ako hanggang katapusan ng buwan at uupo si Vice Mayor Michael B. Sagum bilang acting mayor na hinihingi ko po ang suporta na mataas ang tiwala nating kayang gampanan ang posisyong iniatas ko sa kanya. Samantala, kabilang rin sa mga nagnegatibo sa COVID-19 ang iba pang mga opisyalis na nagkaroon ng close contact sa alkalde. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang alkalde upang makabalik at muling manalbihan sa kanyang mga kababayan. Piling rin ni Mayor Maglangke ang patuloy na suporta at dasal ng kanyang mga kababayan sa patuloy na laban ng probinsya sa COVID-19. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Sa pagkakataong ito ay ating makakapanayam si Candaba Mayor Rene Maglangke. Mayor, kumusta na po ang estado ng inyong kalusugan? Sa ngayon po, cleared na ako. Sinabi ng mga doktor na gumaling na. Nakakuha na po ako ng 2 negative. Noong Biyernes at noong Lunes, nagpa-swab test ako sa Green City at lumabas po pareho yung resulta na negative. Kaya pwede na daw akong lumabas ng bahay dahil hindi na nakakahawa at pwede nang bumalik sa trabaho. Noong malaman nyo na kayo ay nagpositibo, kumusta po ang ginawa ninyong quarantine at ano dumadaan po sa isipan ninyo? Nung lang po maramdaman kong may symptoms na ako ng COVID, kaagad nag-quarantine ako sa isang kwarto na kahit yung asawa ko, mga anak ko, kasambahay ay talagang pinalalayo ko sa akin bago ako na swab test. So parang nararamdaman ko dahil hindi ordinaryong lagnat yung naramdaman ko yun, bigla akong nahihilo, wala akong ganang kumain at nag-LBM ako bukod sa nilalagnat at inuubo. Kaya kahit na nasa Quezon City ako mag-isa ang nag-drive papunta ng San Fernando,
para magpa-swab test noong mga nakaraang Webes Linggo. Kaya nung lumabas po yung resulta, bigla akong namangha. Pina-check ko pa yung spelling ng apelido ko at yung address ko. Ako talaga yung itinawag na positive ng hospital. Nakakabigla po na mismo na punong bayan ay wala pa lang pinipili ang COVID-19 na tatamaan. Okay, habang kayo po ay nasa quarantine, ano ho, kumusta naman po ang munisipyo? Business as usual po ba? Business as usual po, kaagad nung matanggap ko yung positive ako sa COVID-19, si Vice Mayor Michael B. ay inatasan po natin na maging acting mayor para ang flow ng dokumento at ang pagseserbisyo dito sa bayan ko ay hindi mahantala. Habang naka-quarantine ako at nakakulong dito, umuwi ako sa Candaba at pinadadalhan na lang kung anong pangangailangan ng mga tao ko, driver ko at isang security, na lahat po ng mga kasama ko sa pamilya ay pinalayo ko sa akin at wala akong isang staff na pinapupunta. Ngayon pong nakuha ninyo yung pangalawang resulta na kayo po ay negatibo sa COVID-19, ano pong mga plano ninyo para ipaigtingin natin ang ating laban kontra COVID-19? Agad napasigaw ko, thanks God. Alam mo, sa experience pala ng isang nararamdaman mong may posibleng mamatay ka, sa tigas ng ulo ko, kumisan hindi ako nagpapasa ng Biblia, matututo ka palang magdasal. Kahit nasa logo ng CR, kahit konti lang yung dasal, nasasabi ko, yun pala yung unang tatakbuhan mo sa panahon na gano'n ang nararamdaman mo. Kaya nung malaman ko kaagad na itinawag sa akin ng municipal health officer ko, natanggap nila yung email ng ospital na negative na ako, kaagad nagpasalamat ako sa Panginoon at inisip ko na siguro ako yung napiling tamaan na lang dito sa bayan natin dahil alam nang nasa taas na kaya kong lampasan at kaya kong labanan yung COVID-19 dahil kaagad lahat ng guidelines ng Department of Health para sa isang tinamaan ng COVID-19 ay ginawa ko yung mag-isolate ako, harapin at kausapin na kahit sino para wala akong mahawa. Okay, Mayor, ano magiging mga pagbabago sa gagawin nating implementasyon ng ating kampanya kontra COVID-19? Unang-una po sa aking sarili, siguro magdodoble ingat ako. Hindi na ako matigas ang ulo. Kahit saan ako pumunta, paglabas ng bahay, mag-face mask na ako at pabili pa ako ng face shield. At sundin lahat yung mga sinasabi ng Department of Health na guidelines para makaiwas sa COVID. Yun siguro ang una-una na kaya mag-Department of Health meeting ako pagbalik ko para magkaroon ng strict implementation dito sa bayan ng Candaba na makaiwas lahat ang ating mga mamamayan. Ang pinaka-importante ay yung kahit nasaan ka, basta wala ka na sa bahay, naka-face mask ka. At kapag may oras ka, maghugas ka ng kamay, at pinaka-importante ay yung pag may nakaharap ka ng tao, yung social distancing na minimum 1 meter ma-maintain mo para makaiwas ka na mahawa kung sino man yung may nararamdaman ng COVID-19. Mayor, ang ating provincial government ay nagpasa ng isang ordinansa kontra kapabayaan ng mga magulang doon sa mga anak nilang menor de edad. Ang magulang ang ikukulong at o magmumulta. Ano masasabi niyo, ano gagawin ninyo dito sa ordinansang ito sa inyong bayan? Nung pong matanggap natin yan, ay in-implement natin yung ordinansa niyan. Pero ang nagiging problema natin sa implementasyon, alam niyo naman, panahon ng COVID ngayon, hindi natin pwedeng papagmultahin ang mga kababayan natin. Dito sa Candaba, ang ginagawa natin, pinapag-garden namin ng happy natin para matuto sila na kahit anuman lang doon sa bakura nila ay may maitanin sila para makaiwas din tayo sa maraming daing nila na wala ng pera, kukulong pa natin at nahihirapan na sila maghanap buhay. At pinapakiusapan ko na lang yung mga nanunukulan na kausapin ang kanilang sinasakupan na huwag nang matigas ang ulo at pinapaikot natin ang ating mga kapulisan na kung sino man ang kanilang makitang nagbabiolate sa mga ordinansa ng Kapitolyo at hindi sumusunod sa guidelines ng DOH at talagang pinapakuha natin at pinatutulungan natin ng lesion through community service. Mayor, nanonood ang mga Candabenyo, ano ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan? Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa kanila sa maraming text na ibinigay nila sa akin ng suporta sa mga dasal na ibinigay nila. Katulad nyo po, tinext nyo ako na ang mga kasama natin ay pinagdarasal ang mabilis na pagaling ko.
at sa lahat po ng mga amo o kaparehan dito sa bahay ng Katabat, sa mga pastor na nagbigay ng support at dasal sa akin at nagpapasalamat ako lahat sa kanila na ito po ay nalampasan ko sa panalangin at sa suporta nila na pagbalik ko siguro makakakita sila ng isang nagbagong Mayor Rene Maglangke na unang-una palagi ko sinasabi na wala ng katigasan ng ulo, na lahat ng mga guidelines ng DOH ay ako muna, ako mismo ang magiging ehemplo na sundin ng aking mga kababayan at magkakaroon ng mahigpit na dahil ayoko nang makadanas sila nang nadanasan ko ng hirap sa tatlong linggong nakakulong ako sa isang kwarto. Okay, Mayor, pahabol na tanong. Tuloy po ba ang pasukan dyan sa Don Honorio Ventura State University Candaba Campus? Masaya po ako at kanina excited ang bilang ng mga enrollees natin ay nasa 320 na. At nagdagdag po ang DABSU ng isang kurso pa dahil nakita niya na maraming mga teachers na gustong kumuha ng masteral course, Master in Education. May willing na 20 na po nag-enroll kanina at ang usapan namin dito sa Presidente ng DABSU, by September 1, magkakaroon po ng tuloy ang opening ng Don Honorio Ventura State University, Candaba Campus. Okay, maraming salamat, Mayor Rene Maglangke. Sana ituloy-tuloy ang pagaling ninyo at mapagsilbihan ninyo yung ating mga kapwa Candabeño. Maraming salamat po, Joel, at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras sa atin. Inilatag ni Mabalacat na City Mayor Chris Garbo sa kanyang State of the City address ang plano ng lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga hamon dala ng pandemya. Ibalita mo, Arlocare Motas. Inilatag na ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa kanyang State of the City address ang mga pagbabago sa siyudad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Punto por punto niyang inisa-isa ang 9 pillars of governance na batayan ng kanyang pamamahala sa siyudad. Inilatag din ng alkalde ang ilan sa kanyang mga plano para sa COVID-19 response ng siyudad. Matinding tatamaan ng pandemya ang sistema ng edukasyon, kaya naman upang makasabay sa online learning ang mga estudyante, plano ng city government na magtayo ng digital hub sa mga barangay. We will be installing clustered digital hubs in targeted barangays upang ang mga estudyante na walang wifi sa bahay ay magkaroon ng lugar gawin ang kanilang mga online homeworks or modules. Susuportahan din umano ng LGU ang mga online businesses at mga maliliit na negosyante. Sinusulong din daw sa siyudad ang pagtatanim sa bakuran upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Palakasan tayo po yung kayakatamo pong entrepreneurship, Bangkanita po, makapamiyata mo po ngayon, Dakarela. Kontrolado naman daw sa siyudad ang problema sa COVID-19. Higit umanong pinag-iigding ang pagpapatupad sa health protocols at binabantayan ang pagpasok ng mga hindi residente sa siyudad. I am calling for self-sufficiency. Namimigay ng free seedlings ang City Agriculture Office and we will expand and introduce food sufficiency programs. Para sa Balita Pampanga, Arlocare Motas. Napapanahong impormasyon, balancing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong tinututukan dito sa Balita Pampanga. Ako si Joel Mapiles, hanggang sa muli! Pampanga, magandang araw Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng napapanahong impormasyon at maiinit na balita para sa ating mga headlines. Clark Development Corporations, Kapitolyo at PPO sama-samang nagpatupad ng proyekto upang masiguro ang supply ng pagkain ng mga kapampangan sa gitna ng pandemya. 2 punong barangay, 16 na iba pa arestado sa ilegal na sabong sa bayan ng Lubao.
Pampanga nagpasa ng ordinansa kontra kababayaan ng magulang sa kanilang mga anak sa gitna ng community quarantine. Candaba Mayor Rene Maglangge gumaling na pagkatapos magpositibo sa COVID-19. Mayor Chris Garbo inilatag ang kanyang mga plano sa gitna ng crisis sa kanyang State of the City address.